kasabay ng pagbibigay-pugay sa mga manggagawang Pilipino, naglatag ng mahakbang ang mga kongresista para mapabuti pa ang kalagayan ng labor sector sa bansa. Yan ang ulat ni Melalas Moras. Sa gitna ng selebrasyon ng Labor Day, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy pang magsisikap ang Kamara para mas mapagbuti pa ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Romualdez, partikular nilang bibigyang pansin ang pagpasa sa mga panukalang nagsusulong ng patas na labor practices at safety standards sa bansa. Pagtitiyak ng House Leader, seryoso ang pamahalaan sa pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino, kaya't ito ang pinagtutulungan tulong-tulungang makamtan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Kahapon, bilang bahagi pa rin ang pagsusulong ng benepisyo ng mga empleyado sa bansa, naghain si OFW Portlist Representative Marisa Del Mar Magsino ng House Bill No. 10286 o panukalang pagpapalawak ng involuntary separation benefit ng mga manggagawa. Anya ngayong marami pa rin ang nalilayoff o biglang natatanggal sa trabaho. Dahil sa kakulangan ng pondo o pagsasara ng ilang kumpanya, kailangan ding matiyak ang mas maayos na benepisyo para sa mga naaapektuhang empleyado. Sa plenary session naman, kapakanan ng mga manggagawa ngayong sobrang init ng panahon ang isinulong ni Gabriela Partilist Representative Arlene Brosas. Bago pa man ang kasalukuyang El Nino, maraming manggagawa ang nakararanas na ng dagdag na hirap sa pagtatrabaho dahil sa init sa kanilang pagawaan. Ang Gabriela Women's Party ay kaisa ng sambayan ng Pilipino sa pagsusulong ng maayos na kalagayan ng paggawa, dagdag sahod, kabuhayan at karapatan. Ang iba pang mambabatas, umaasa namang maipapasa na rin sa 20 ng Kongreso ang iba pang panukala para sa kapakanan ng mga manggagawa. Mahalagang parte ng lipunan ang mga manggagawa, kaya naman tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagtutok sa kanilang kapakanan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.